Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome to PA Story. Ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay siguradong kapupulutan nyo ng aral. Kung may mga pagkakahalintulad man sa mga pangalan at pangyayari ay ito po ay hindi sinasadya. Kung bago ka lang po sa channel ko, please don't forget to like, share and subscribe to my PA Story channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naalimpungatan si Rosa Amor nang dumampi ang mga labi ni Renz sa kanyang noo. Amor, I have to go to work now. Paalam nito. Ungol ni Rosa, nang maalalang linggo ngayon ay saka siya nagdilat ng mga mata at nakita si Renz na nakabihis nang nakaupo sa gilid ng kama at hawak ang kamay ng anak na nasa kanyang tabi. Linggo ngayon, Renz, tugon niya sabay titig dito. Tinanggal naman ng asawa ang kamay ng anak sa kamay nito at inihimas iyon sa kanyang balikat. Minamadali ni Mr. De Ocampo ang plano para sa commercial building na pinapagawa niya. Ayokong may masabi sa kumpanya lalo pat unang kontribusyon yun ng ating anak sa negosyo natin, paliwanag nito. Kumunot naman ang noo ni Rosa at napabangon ng di oras. Anong kinalaman ni Simon sa project na yon? Maang niyang tanong. Sinulya pa ng anak ng mahimbing pa rin natutulog ngunit nang kumawala ang kamay ng ama sa kamay nito'y sa pantalon naman ang huli ito kumapit. Napangiti si Renz. Nung nagpunta tayo sa Robinson para sana makipagkita kay Mr. De Ocampo, coincidentally, si Simon ang naisama ko at dahil sa concept niya'y pumirma ng kontrata ang medikulosong negosyanteng iyon. Pero ngayon minamadali nito ang pagpapasimula ng project at ayokong mabaliwala ang pinagpaguran ng anak ko. Kaya tatapusin ko muna ang mga bagay na dapat ayusin para bukas din ay masimulan na ang project. Mahabang kwento nito. Pero nagpromise ko sa batang magpa-family date tayo ngayong araw. Paalala ni Rosa Amor. Hinimas ito ang kanyang kabilang pisngi. I know. Ipapasundo kayo sa driver mo mamayang 9 a.m. Sa Enchanted Kingdom tayo di diretso. Wika nitong nakangiti. Napangiti na rin si Rosa Amor sa katumango. Okay po, pero mag-iingat ka sa biyahe. Wika niya sa katinanggal ang kamay na anak na nakakapit sa pantalon nito. Pero sa halip na matanggal ay humigpit pa yon na ikinapangunot ng kanyang noo. Gising ba ang bata? Tinitigan niyang mabuti ang mukha nito. Tulog ito. Mahimbing ang pagkakatulog. Subalit, bakit ganun kahigpit ang pagkakakapit ito sa ama nito? Sweetie, mahigpit ang kapit ng anak mo. Huwag ka na lang kayang umalis. Baka umiyak naman yan pagpiliting tanggalin ang kamay niya. Wika ni Rosa sa asawa. Mahina itong tumawa at yumukod ito sa anak at sinalikan sa noo ang bata. Daddy has an important work to do for now, kiddo. But we'll surely have a family date later. Bulong nito sa anak saka tinanggal ang kamay nitong nakakapit sa pantalon. Nakapagtatakang kusa itong kumawala at umiba ng posisyon ng higa. Yumakap naman sa hita ng ina. Napapailing na lang ang dalawa. Humalik muna si Renz sa mga labi niya bago umalis. Nang tuluyan itong makalabas ng kwarto ay muli siyang napangiti. Tatawagan niya ang driver na susundo sa kanilang mag-ina. Gusto niyang surpresahin ang asawa mamaya. Imbis na 9 a.m. ay 7 siya magpapasundo at dadaan muna silang mag-ina sa opisina ng asawa para makabisita naman si Simon doon. Inayos niya ang higa ng anak at nang masigurong di niya ito nagising ay saka siya bumaba sa kama at inasikaso ang kanilang dadalhin para pagising niya si Simon ay paliliguan niya na lamang. Ilang minuto rin ang kanyang ginugol upang ayusin ang dadalhing mga gamit para mamaya. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto para maligo sana. Nakita niya ang inang palabas ng tindahan. O Rosa, ang aga mong bumangon. Alas 5 pa lang ah. Sa lubong nito, bahagya pang nagulat nang makita siyang gising na. Mamamasyal po kami ni Renz mamaya ma, sagot ni Rosa. Hay nako, iyang asawa mo. Sobrang sipag. Linggo ngayon pero ginising talaga ako para lang magpaalam at may gagawin daw siya sa opisina niya ngayon. Wika ng ina. Napangiti si Rosa. Aba syempre, ma. Hindi lalago ang negosyo niya kung hindi siya magsisipag.
pabirong wika ni Rosa. Ko, mayaman na naman siya. Tsaka, may trabaho ko naman. Dapat nagpapahinga din siya. Kontra ng ina. Yan mo na ma. Aalis kaming maaga ni Simon ngayon at dadalawin namin siya sa opisina. Sagot ni Rosa at didiretso sana sa banyo. Rosa, magluluto ba akong pagkain niyo? Alam mo naman yung mag-ama mo eh. Mapili sa pagkain. Ayaw nang may paminta. Habol ng ina sa kanya. Muli siyang humarap sa ina. Oo nga pala. Sige magluto ka para. Wala nang problema mamaya total eh. Nagustuhan naman ni Renz ang luto mo kahapon. Sang-ayon ni Rosa. O sige, mahipon pa naman dyan. Iluto ko muna. Wika nito saka dumiretso na sa kusina. Si Rosa na may natuloy nang pumasok sa banyo para maligo. Eksaktong alas 6:30 ay nakabihis na silang mag-ina at natawagan na rin niya ang driver na susundo sa kanila. Nakapagluto na rin ang ina ng pagkain dadalhin nila sa pamamasyal. Amor, halika na po, aalis na tayo. Andito na ang kotse ni Daddy. Tumatakbong pumasok ng kwarto si Simon at agad siyang hinawakan sa kamay habang nakaharap sa salamin at hinila siya palabas ng kwarto. Teka bata, yung mga dadalhin nating gamit, awat niya sabay hablot ng kanyang sling bag sa ibabaw ng tokador at yung isang tote bag na pinagdalhan niya ng kanilang gamit saka nagpatianod sa anak palabas ng kwarto. Nang mapansin itong nabibigatan siya sa mga dala ay sakalang nito pinakawalan ng kanyang kamay at tinulungan siyang magbuhat ng kanyang mga dala. Tama naman nakita sila ng driver sa may pinto ng bahay kaya't sumaklolo na rin ito at kinuha sa kanyang mga bag at ipinasok sa loob ng sasakyan. Ang kanyang ina na may nagmamadali ring humabol sa kanila, bit-bit ang malaking bag kung saan nakalagay ang mga niluto nitong pagkain. Ayan, tatlong tupperware nakalagay sa bag na yan, tsaka isang rice cooker ng kanin at mga utensils para wala na kayong iisipin pa sa labas, wika ng ina. Binit-bit na rin yun ng driver at ipinasok sa trunk ng kotse, pagkaway bumalik na uli ito sa kanila. Ayos na po lahat ma'am, wika nito sa kanya. O paano ma, aalis na kami, paalam niya sa kaharap na ina. Anong oras kayo uuwi? Tanong nito. Ma, paalis pa lang kami, pauwi na agad ang tinatanong mo, angal ni Rosa Amor. Che, anong oras nga nang maipaghanda ko yung makakain mamaya? Singhal nito. Amor, kinadadi tayo matulog, suwestyo ng anak na agad kumapit sa kanyang kamay. O dinig mo yan ma, gusto nang makulit na to na. Di kami umuwi ngayon. Nakita mo naman, paano i-spoil ito ng ama. Hindi raw kami uuwi mamaya. Baka, bukas na kami umuwi ma. Natatawang sagot ni Rosa Amor sa ina. Umirap naman ito sa kanya. Di mo pa sabihin ikaw ang may gustong sumama na kay Renz. Nagtatampong wika nito. Napalakas ang tawa ni Rosa at agad na niyakap ang ina. Ngayon ka pa magtatampo ay palis na nga kami. Wika niya. Sagot lang nito sabay erap sa kanya. Ma, isang araw lang kami mawawala dito. Napaka OA mo, panunod yun ni Rosa Amor. Sumeryoso naman ang mukha nito at suminghot. Nagpaparamdam ka na kasi. Alam mo namang ayaw kong umalis kayo sa bahay. Baka bigla ka nalang pumayag pag sinabi ni Renz na lilipat na kayo ng tirahan. Mangiyak-iyak nitong wika. Bahagya naman niyang inilayo ang katawan rito at hinawakan ito sa kamay. Ma, asawa ko si Renz. Siya ang magde-decide kung aalis kami rito o hindi. Pero huwag kang mag-alala hanggat di kayo nag-uusap ng masinsinan at di siya nagpapaalam sa iyo ng maayos. Di kami aalis dito ni Simon, paliwanag ni Rosa Amor sa ina. Oo na, basta huwag kayong lilipat ng bahay hanggat wala akong pahintulot, paniniyak ng ina. Muli naman niya itong niyakap. Naku po, nagdrama na naman itong mudra ko. Natatawang wika ni Rosa. Hinampas siya nito sa braso. Umalis na nga kayo, bruha ka. Singhal nito't bagya siyang itinulak. Mama, alis na po kami. Paalam ni Simon sa katumingkayad upang humalik sa noon ng lola. Yumukod naman ang ginang at hinayaan ang apong humalik sa noon nito. Saka umayos ng tayo pagkatapos at ginulo ang buhok ng bata. Mag-ingat ka sa pamamasyal, baby ko ha. Huwag kang basta tatawid sa daan hanggat di ka nakahawak sa mga magulang mo. Paalala nito. Opo, sagot ng bata at tumakbo ng palapit sa naghihintay na sasakyan.
Muli siyang nagpaalam sa ina bago sumunod sa anak at pumasok sa kotse sa likurang upuan katabi ng bata. Saka lang pumasok ng bahay si Aling Nancy nang makaalis ng kotseng sinasakyan ng mag-ina. Dumiretso ito sa loob ng tindahan at binuksan agad ang TV doon na nakasanayan itong gawin, ngunit nagulat ito ng mukha ng manugang ang agad na tumambad sa screen ng TV. Nasa loob ito ng simbahan at nakatuksido na tila hinihintay ang bride nito. Napatayo ito sa pagkakagulat. Kahit anong titig nito sa lalaki, sigurado itong serensyon yun, kaya't agad nitong hinanap ang mobile at tinawagan ng anak. Ngunit hindi sinasagot ng babae ang tawag nito. Nagtatakang pumasok ito sa kwarto ni Rosa Amor at nakita ang phone ng anak sa ibabaw ng kama. Naku, napakaburara talaga ng babaeng yun. Bulalas nito. Samantala, maaging natapos ni Renz ang mga papeles para sa pagpapagawa ng commercial building ni Mr. De Ocampo. Naalala niya agad ang usapan nila ng asawa at kaya't agad niyang dinampot ang telepono at tumawag sa asawa, subalit ang biyanan niyang nakasagot sa tawag. Walang hiya ka? Sinungaling? Manduloko? May gana ka pang tumawag sa anak ko gayong kitang-kitang pagmumukha mo sa TV na ikakasal ka sa ibang babae? Walang gatol na sigaw nito sa kanya, bagay na ikinagulat ni Renz. What? Ma, hindi ko kayo maintindihan. Anong nasa TV? Maang niyang tanong rito. Nagmamangmangan ka pang manluloko ka? Ayan ang mukha mo sa TV habang naghihintay ka sa bride mo. E dedemanda ka namin sa panluloko mo sa anak ko. Pagkasabi lang nun ay ibinabahan nito ang telepono. Sandali namang natulala si Renz at pilit inaabsorb sa utak ang sinabi ng biyanan. That weak old man, bululas ni Renz nang maalalang matanda. Ang alam niya, bukas pang sinasabi nitong kasal nila at ni Shelda. Pero bakit sinasabi ng kanyang biyanang naroon sa simbahan ngayon? Agad siyang tumayo at hinanap ang remote ng TV na nakadikit sa wall sa harap ng sala ng opisina. Bigla ang pagkuyom ng kanyang kamao pagkakita sa mukha ni Rex na lumitaw sa screen ng TV. Siguradong ang mga randal ang may gustong idaan sa TV ang pag-publicize ng kasal na yon dahil magiging magandang publicity yon para kay Shelda bilang model. Ngunit kahit anong gawin pang balak ng mga yon, lalo na ang hayop na matandang yon, mababaliwalang kasal na pinaghirapan ng mga itong isagawa. Legal ang kasal nila ni Amor kaya walang silbi ang kasal na yon ngayon. Subalit bigla siyang kinabahan, sabay ang pagkunot ng noon ang may sumagi sa kanyang isip. Maliban na lang kung alam na ng matandang yon na ang kanyang PA at si Amor ay isang tao lang. Amor, tawag niya sa asawa at nagmamadaling lumapit sa pinto ng opisina. Pupuntahan niya sa Cavite si Amor. Baka may binabalak na masamang matandang yun sa kanyang asawa. Huwag naman sana. Pagkalabas ng pinto, dire-diretso sa elevator. Hindi niya naitanong sa kanyang biyanan kung alam na ba ni Amor ang tungkol sa kasal. Kilala niya ang kanyang si Amor. Alam nitong hindi siyang naroon sa TV kundi si Rex. Pero bakit ang kanyang biyanan ang nakasagot sa tawag niya imbis na ang asawa? Malalaman niya rin ang dahilan pag nakabalik na siya sa Imus. Sa kabilang banda, unang araw niyang naranasang walang traffic habang nagbibiyahe sila papuntang Manila kaya't wala pang kalahating oras nilang biyahe ay nasa parking area na sila sa labas ng gusali. Hindi na niya ipinasok sa loob ng parking lot ang sasakyan kasi aalis din naman sila agad. Ate, sasama po ako. Pakiusap ni Simon nang mabuksan ni Rosa ang pinto ng sasakyan. Halika na, isa-surprise natin ang daddy mo sa opisina niya. Wika niya sa kahinawakan ng kamay ng anak at inalalayang makababa ng sasakyan. Tuwang-tuwa siya habang papasok sila ng gusali at palukso-lukso naman ang kanyang anak sa sobrang saya na sa wakas ay nakapunta rin ito sa loob ng gusaling yun at nakikitang marami ang nakatingin sa kanila habang naglalakad sila papunta sa VIP elevator. Subalit pagdating sa opisina ng asawa, hindi na yun kusang bumukas. Ibig sabihin walang tao sa loob. Nasaan? Si Renz. Bata, wala nang papa mo sa opisina niya. Baling niya sa anak saka hinanip ang phone sa loob ng kanyang bag ngunit sa halip na phone niya ay mobile ng anak ang nandoon. Agad niyang tinawagan ng asawa sa number nito. Nasaan ka? Magkasabay pa silang nagsalita. Tinawagan kita pero si mama ang sumagot sa tawag ko. Pabalik na ako sa bahay niyo.
wika ni Renz sa kabilang linya. Abay, bakit ka babalik doon? Takang tanong niya rito. Andito kami ng anak mo sa labas ng opisina mo. Susurpresahin ka sana namin pero hindi ko alam na bigla kang babalik sa Cavite. Just stay there, okay? Huwag kang aalis dyan. Utos ni Renz. Okay. Nagtataka man sa tono ng salita nito'y umuo na lamang si Amor. Pabalik na uli ako, Amor. Antayin mo ako dyan. Wika ni Renz. Sa kotse na lang kami maghihintay sa'yo. Nasa harap lang naman yun ng gusali. Doon mo na lang kami puntahan. Wika ni Rosa sa asawa saka pinatay na ang phone at binalik sa sukbit na sling bag. Inaya na uli niyang anak si elevator para bumaba na muli pabalik sa kotse. Bakit tayo babalik sa kotse, Amor? O sisa ni Simon. Doon na sa labas ang daddy mo, sagot naman ni Amor. Nakalabas na sila ng elevator nang biglang tumunog ang phone ni Simon. Oma, napatawag ka. May problem ba? Tanong niya nang marinig niyang suminghot pa ito. Amor, umuwi ka na lang kaya. Huwag ka nang sumama sa manlulokong lalaking yon. Wika nito pagkuhan. Manluloko? Sambulat ni Rosa Amor sa sobrang pagtataka. Hindi ko kayo mag-gets, ma. Pabalik na sana si Renz dyan kasi akala niya andyan pa rin kami. Sabi niya ikaw daw ang sumagot sa tawag niya kanina. Ano bang pinag-usapan niyo? Tanong ni Rosa Amor. Sandali namang natahimik ang ina. Kausapin mo na lang siya mamaya pag nagkita na kayo. Paano siyang makakabalik rito eh hanggang ngayon nasa loob pa siya ng simbahan? Ayan o, nasa TV. Wika pa nito. TV? Bulalas ni Rosa. Ma, imposible yon. Ngayon lang kami nagkausap ni Renz. Pabalik na nga siya uli rito sa amin. Anong gagawin niya sa simbahan? Baka si Rex ang nakita mo, sagot ni Rosa. Hindi nga pala alam ng inang may kakambal ang kanyang asawa. Pero anong sinasabi nitong nasa simbahan si Renz? Ewan ko anak, basta mag-usap na lang kayo pag nagkita na kayo ng lalaking yon. Wika ng ina saka pinatay agad ang tawag. Nagtataka talaga si Amor at biglang nag-iba ang timpla ng mood ng ina. Amor, bakit po? Usisa na uli ng anak habang nakahawak sa kamay niya. Wala, wala. Tipid na sagot ni Rosa. Ibinalit niya sa loob ng bag ang mobile ng bata at hinawakang mahigpit ang kamay nito. Saka sabay silang lumabas, papunta sa kinaroroonan ng sasakyan. Naging mabilis ang pagkilos ng naghihintay na driver na nakatayo lang sa tabi ng sasakyan. Binuksan nito agad ang pintuan sa gilid ng kotse. Una niyang pinapasok sa loob ng sasakyan ng anak at nangyuyukod na siya para pumasok sa loob. Saka naman niya narinig ang malakas na tawag ni Elaine sa kanya. Nilingon niya ang kaibigang nakatayo sa gilid ng daan na kumakaway sa kanya. Elaine, siya naman ang tumawag rito pag kuway bumaling sa driver. Sandali lang ha, antayin ko lang kaibigan ko. Wika niya sa driver saka nakangiting naglakad papunta sa gilid ng daan at doon hinintay ang kaibigan. Subalit sa pagtataka niya, hindi ito tumitinag sa kinatatayuan kahit wala namang nagdaraang sasakyan sa kalsada. Kumaway uli si Rosa sa kaibigan at sininyas ang tumawid ng ngunit sa halip ay gumanti ito ng senya sa kanya sabay hagulhol. Bumalik ka na, sigaw nito. Ano? Ganting sigaw ni Rosa Amor. Hindi niya maunawa ng sinisigaw nito at nakakunot ang noong napatras sa gilid pa ng daan. Amor, run! Bingla siyang napaharap sa pinanggalingan ng boss ng asawa at doon lang niya nakita ang sasakyang mabilis na humaharurot papalapit sa kanya. Biglang nanginig ang kanyang buong katawan sa takot. Nasa gilid na siya ng daan. Pero bakit ang sasakyang iyo'y nakagilid din habang mabilis na tumatakbo? Nakita niyang asawang mabilis ang takbo sa kabilang daan papalapit sa kanya. Sinubukan niyang ihakbang ang mga paa para tumakbo ngunit tila may mga batong nakakapit sa mga iyon. Hindi niya maihakbang sa takot. Idagdag pang sumakit bigla ang kanyang ulo. Parang binibiyak iyon sa sakit dahilan upang mapapikit siya at masapo ng dalawang kamay ang ulo saka napayuko. Sa muling pagdilat ng kanyang mga mata at pag-angat ng kanyang mukha ay ibang kapaligiran ang kanyang nakita. Ang pangyayaring yon, iyon ang nangyari malapit sa City Hall nang habulin nila ni Ariel ang ama. Amor, run! Narinig na uli niya ang sigaw ni Renz habang nakikipaghabulan sa sasakyang papalapit sa kanya.
Sa kabila ng takot na nararamdaman at pagkatuliro ng isip, idagdag pa ang pagsakit ng ulo. Buong tapang, nainakbang ni Amor ang mga paa at tumalikod para tumakbo. Subalit sadyang mabilis ang sasakyang, siya talaga ang gustong sagasaan. At sa isang iglap lang, ay naramdaman niya ang isang katawang biglang yumakap sa kanya bago sila kapwa tumama sa sasakyan at tumilapon sa gilid ng daan. Bago nahagip ng sasakyan si Rosamor ay nauna na siyang niyakap ni Renz at ipinananggal lang nito ang katawan para lang mailigtas siya. Ang likod at ulo ng lalaki ang tumama sa sasakyan at sa lakas ng impact ng pagkakabangga sa kanila ay tumilapon ang dalawa sa gilid ng daan ngunit nagawa pa rin itong ipinanggal lang ang katawan at siyang tumama sa simentadong daan bago mawalan ng malay. Si Rosamor namang ng mga sandaling iyo ay sinusumpong ng sobrang pananakit ng uloy. Nakita pa ang sariling yakap ni Renz bago kusang kumawala ang mga kamay nito at lupay-pay na bumagsak sa simento. Nagawa pa niyang pahigang dumapa at humarap sa lalaki. Agad siyang napahagulhol ng iyak nang makitang lalaking labis na dumurog sa kanyang puso ng pagtaksilan sa nito at gawing pustahan kasama ng mga kaibigan nitong ngayon ay wala ng malay. Renz! Renz! Niyugyug niya ang balikat nito ngunit walang reaksyon mula sa lalaki. Lalong napahagulhol si Rosamor. Nagpilit siyang bumangon ngunit hindi magawa ng kanyang namimigat na katawan kaya't ipinailalim niya ang kamay sa ulo nito upang iangat sana yun nang biglang tumambad sa kanya ang sariwang dugo mula sa ulo ng asawa. Biglang umikot ang kanyang paningin subalit bago sa tuluyang nawalan ng malay ay narinig pa niyang munting sigaw ng isang bata. Mami! Daddy! Samantala, inilibot ni Rex ang tingin sa loob ng simbahan habang inaantay si Sheldang naglalakad sa aisle kasamang mang magulang nito. Wala na siyang pakialam kung tama ang ginawa niya o hindi sa pagsunod sa kanyang lolo para lang matawag na pinakamasunuring apo sa kanilang dalawa ni Renz. Isa pa'y kilala niya ang kanyang lolo. Pag dito sinunod siguradong may paglalagyan siya. Subalit hindi na siya natatakot na mawala ng mana this time. Natatakot siyang baka tutuhan nitong banta sa kanya. Nalaman kasi nitong may gusto siya sa PA ni Renz. Kaya't pinagbantaan siya nitong mapapahamak ang babaeng kinagugustuhan sakaling hindi siya pumayag na pumalit kay Renz sa araw ng kasal ng kakambal kay Shelda. Wala siyang magawa kundi pumayag. Bali wala na sa kanyang kaligayahan niya at kayaan. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ni Rosa. Alam niyang hindi nagbibiro ang kanyang lolo. Pag sinabi nito'y ginagawa nito, ilang beses na yun napatunayan kaya sa takot na galawin nga nito si Amor ay pumayag na sa gusto nitong mangyari kahit ikagalit ni Renz sa kanya. Ang totoo, siyang dahilan kung bakit napansin ng kanyang lolo si Rosa. Hindi nito alam na si Rosa at ang asawa ni Renz ay iisa. Renz, bagya pa siyang nagulat sa mahinang tawag na yon ni Shelda sa kanyang harapan. Agad sumilay ang isang peking ngiti sa kanyang mga labi saka inalalayan ang babae paharap sa altar upang masimulan na ang kasalan. Gusto na niyang matapos na ang lahat at napapagod na rin siyang magpapanggap bilang kanyang kapatid. Pagkatapos ng lahat ng ito, magpapakalayo-layo siya. Hindi na siya magpapakita sa kahit kanino pa, lalo na sa kanyang lolo. Hindi na siya papayag na maging sunod-sunuran na lang sa matanda. Tama na ang pagmamanipula nito sa kanyang buhay. Tama si Rosa. Wala siyang buto. Hindi siya marunong tumayo sa kanyang mga paa. Marami ng kasalanan niya kay Rosa. Ito na ang huli. Pagkatapos nito, lalayo na siya. Hindi na siya magpapakita sa kahit kanino. Mabubuhay siya sa sariling mga paa. Renz Murillo, uulitin ko ang tanong. Tinatanggap mo ba si Shelda Randall na maging asawa at nangangakong magsasama kayo sa hirap at ginhawa? Tanong ng pare. Namutla naman si Rex sa narinig at tinitigan si Shelda ang pinagpapawisan na sa kanyang tabi. Kanina ka pa tinatanong, ba't ayaw mong sumagot? Bulong ni Shelda sa kanya. Hindi sumagot si Rex. Sa halip ay bumaling siya sa pare at sasagot na sana nang biglang umalingaw sa buong simbahan ang tunog ng kanyang mobile phone na nasa bulsa.
Agad niyang nilabas at sinagot ang tawag. Rex, anong nangyari sa kapatid mo? Tumawag sa akin ang driver niya. Isinugod daw sa ospital pati ang asawa niya pero napuruhan daw si Renz. Nasa ulo ang tama. Humahagulhol ang kanyang ina sa kabilang linya. Napatayo si Rex sa pagkagimbal at nagpupuyo sa galit na tinapon ang hawak na cellphone at lumapit sa matandang nakaupo sa pinakaunang hilera ng upuan ng simbahan, katabi ang mga magulang ni Shelda. Nagtatagis ang bagay na kiniwelyohan niyang nagulat na matanda sa kanyang inasal. Anong ginawa mo? Sinunod kita sa gusto mo dahil ang sabi mo hindi mo siya gagalawin. Nagpupuyo sa galit na sigaw ni Rex sa matanda. Subalit sa hayop nakakitaan ng takot ay bigla itong humalakhak at pagalit ding tinanggal ang kanyang kamay na nakahawak sa kwelyo nito. Wala akong binabawi sa usapan natin. Huwag kang mag-alala. Piig lang siya ni Renz, wika ng matanda. You fool. Ang PA ni Renz at ang asawa niya ay isa. Muli niyang sigaw rito. Lalo naman itong tumawa ng malakas na lalo niyang ikinagalit. You already knew she was his wife? Di makapaniwalang wika ni Rex at di napigil ang pagpakakawala ni isang suntok sa matandang mabilis na nakailag. Gulantang ang lahat ng mga naroon sa mga naririnig lalo na ang mga magulang ni Shelda. Anong ibig sabihin nito? Hindi ikaw si Renz? Bulalas na rin ni Donald Randall sa pagkagulat. Ngunit walang pumansin dito. Nanguuyam na dinuro ito ni Rex. Well, for your information, weak old man. Si Renz ang nag-aagaw buhay ngayon sa ospital. At pag nagkataong namatay ang kapatid ko sa kagawan mo, ako mismo ang papatay sa'yo. Sigaw ni Rex sabay talikod sa matanda at tumakbo palabas ng simbahan. Naiwan naman na katulalang matanda. Hindi siguro nito inaasahan ang mangyayari. Nasapo nito ang dibdib at nangihinang napaupo. No. No. It couldn't be. It couldn't be him. Paulit-ulit nitong wika. Pa, what's happening? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Shelda na naiwan sa harap ng altar. Walang naisagot ng ama at tulala ring napatingin sa palibot habang nagkakagulang mga naroon. At agad nagkalat ang mga tao. Nagkanya-kanya ng labas mula sa simbahan. Huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis. Matutuloy ang kasal ko. Huwag kayong umalis. Sigaw ni Shelda sa naglalabas ang mga tao ngunit wala nang pumansin sa kanya. Napayak nito habang patakbong lumapit sa mga magulang. Pa, anong nangyari? Bakit umalis si Renz? Usisa nito sa ama. Hindi pa rin makapagsalita ang ama at nakamasid lang sa tulala pa ring matanda. Mula sa nag-uumpok ang mga tao sa malapit sa matanda ay may biglang naglagay ng posa sa matanda na lalong ikinagulat nito ngunit hindi nakapagsalita. Mr. Dante Murillo Sr., you are under arrest for frustrated murder of Mr. Renz Murillo and Miss Rosa Amor Salvador. You have the right to remain silent. Anything you can say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. Wika ng isang matikas na lalaki na nang makita ng matanda ay lalo itong nandilat sa gulat. Ikaw? Naibulalas nito. Ngumisi si Ricky na noo'y nakadamit na ng totoo niyang uniform bilang isang NBI agent. Pilit nitong tinayo ang matandang nakaposas. Hindi ka makapaniwalang magkikita ulit tayo. Maniningil na ako sa lahat ng kasalanang nagawa mo kay Amor mula pa noon. At sisiguraduhin ko sa'yo makukulong ka habang buhay sa mga ako sa sa'yo. Bulong nito sa matanda. Pag ko ay makahulugang tumingin sa ama ni Shelda na tila nagsasabing, ikaw naman ang susunod. Dahilan upang mapatras ang Ginoo pagkakita sa lalaki. Si Ricky, sa mahabang panahon ay tinalikuran ang pagiging NBI agent at sumama kina Rosa na lumayo sa Novaliches dahil sa guilt nang ito mismo ang di sinasadyang bumaril sa ina ni Rosa Amor. Ngunit nang makita uli nitong napapalibutan ng babae ng mga taong may kinilaman sa pagkamatay sa ama ng huli, ay bumalik ulit sa serbisyo bilang secret bodyguard na uli ni Amor. Ngayon ay maniningil na ito sa mga nagkasala sa pamilya ni Rosa Amor at mananatiling anino ng babae. Sumumpa ito na napaprotektahan ng pamilyang Salvador at ngayon ay sinisimula na nitong tuparin ang sinumpaang pangako. Ibinigay nito sa iba pang mga kasama ang matanda at nagmamadaling lumabas ng simbahan.
Sa ngayon ay hindi nito gagalawin si Donald Randall. Hindi pa kumpleto ang ebidensyang hawak ng MBI para patunayang ito nga ang nagbigay ng misteryosong droga kay dating Mayor Salvador noon. Pupuntahan ito si Rosa Amor sa ospital at sisiguruduhin walang mangyayaring masama sa babae. Rosa, patawarin mo ako. Hinayaan kong mapahamak ka para mahuli ko ang mastermind sa nangyari sa'yo. Amor, when are you going to wake up? Promise, pagising mo, tatawagin na kitang mami. Basta gumising ka lang po. Wika ni Simon. Rosa anak, gumising ka na. Wala na akong sisinghalan araw-araw kasi wala nang nangungulit sa akin. Wala nang naninermon sa akin kasi ina-spoil ko si Simon. Anak, gumising ka na please. Kahapon ka pa nakahiga dyan. Hindi ko na alam ang sasagot kay Simon sa katatanong niya sa akin kung bakit di ka pa nagigising. Iyon ang iba't ibang boss na pilit na hinihila sa kanya mula sa malawak at madilim na silid sa kanyang kinalalagyan. Subalit kahit anong libot niya ng tingin sa buong paligid, wala siyang makita kundi madilim na kapaligiran. Tila siya nakakulong sa silid na yon. Gusto na niyang makalabas doon. Gusto na niyang makalaya. Gusto niyang makita ang mukha ng lalaking sumira sa kanilang sumpa at pinaglaruan siya. Ngunit nang wala siyang maisip na paraan para makalis doon, ay napahagulhol na lamang siya bigla. Bakit? Bakit ginawa yun ni Renz? Bakit siya nito niloko gayong minahal naman niya ito ng totoo? Ipinagkatiwala niya rito ang lahat-lahat sa kanya. Subalit nang malala niya kung paano siya nito niligtas mula sa gustong bumangga sa kanya, bigla siyang huminto sa pag-iyak. Ano nang nangyari sa kanyang asawa? Bakit hindi niya marinig ang boses nito hanggang ngayon? Nakita niya kung paanong dumalo ang dugo mula sa ulo nito. Patay na ba si Renz? Patay na ba silang dalawa? Bakit andito siya sa lugar na to? Bakit hindi sila magkasama ni Renz kung parehasa silang patay? Hindi maaari yon. Kailangan niya makawala sa lugar na kinalalagyan. Kailangan niya makausap si Renz at isumbat rito ang mga kasalanan nito sa kanya. Renz, Renz, nasaan ka? Nasaan ka? Buong lakas siyang sumigaw upang marinig yun ng lalaki at magpakita sa kanya. Bahagi ang mga pisil sa palad ng isang mumunting mga kamay ang tuluyang nagpagising sa kanyang natutulog na kamalayan. Naramdaman niya agad ang pamamanhid ng buong katawan at konting pananakit ng kanyang ulo. Dapat kayo magpasalamat sa Diyos, Mrs. dahil sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng pasyenteng mula sa pagkakabangga ay wala man lang pinsayang natamo sa katawan, maliban sa gasgas ng kaliwang siko. Bahagya niya lang narinig ang mahinang wika ng isang lalaki na kung tama ang kanyang hula ay ang kanyang ina ang kausap nito. Dahang-dahang idinilat ni Amor ang kanyang mga mata at ang una niyang nasilayan ay ang batang nakaupo sa gilid ng kama at malungkot ang mukhang nakatitig sa kanan niyang kamay na paulit-ulit nitong pinipisil. Tinitigan niya ito. Ang batang ito ang naging bunga ng pagmamahal niya kay Renz, ang bunga ng panluloko ng lalaki sa kanya. Gumanti siya ng pisil sa kamay nito na ikinagulat ito ngunit agad siyang niyakap ng matiyak nitong gising na siya. Mami, gising ka na po. Wika nitong sinabayan ng bungis-ngis ang sinabi. Napangiti sa Amor sa tinawag nito sa kanya. Akala niya hindi niya maririnig ang salitang mami sa mismong bibig ng kanyang anak. Pero heto ngayon, walang anuman siya nitong tinawag ng ganun na tila ba sanay na ito sa ganung pagtawag sa kanya. Dahan-dahan niyang tinas ang isang kamay at hinima sa buhok nito. My handsome baby boy, sambit ni Rosa. Rosa, Rosa, salamat sa Diyos at gising ka na. Mangiyak-ngiyak na wika ng ina habang nagmamadaling lumapit sa kanya at umupo rin sa gilid ng kama sa tapat ni Simon at hinawakan ang kanyang kamay na nakahawak sa ulo ng bata. Tinakot mo kaming lahat. Mabuti na lang sabi ng doktor, wala raw na pinsala sa'yo. Wika nito sa kabumaling si doktor na noon ay lumapit na rin sa pasyente. Good morning, Miss Salvador. Ano ho bang pakiramdam mo ngayon? O sisa agad ng doktor. Namamanhid po ang katawan ko at medyo masakit ang ulo ko. Mahina niyang sagot. Normal lang yan dahil sa mga gamot na in-inject sa'yo.
Wika nito sa kakinuhang kanyang BP at temperature. Nang masigurong okay lang siya isa kahit lumabas ng kwarto. Ma, gusto ko nang umuwi. Baling ni Amor sa ina. Alanganing naman tumango ang ina. Kailangan mo nating magpaalam sa doktor anak. Wika nito at napadako ang tingin sa saradong pinto. Mami, hindi ba natin pupuntahan si Daddy? Usisa ni Simon nang ilayo ang katawan sa kanya at umayos ng upo. Agad nagsilubong ang kanyang mga kilay. Don't call him Daddy. Manluloko sa anak. Niloko niya si Mami. Ginawa nilang pustahan si Mami at pinaniwalang kasal kami. Pero peke ang kasal na yun. Yun ang sabi ng matanda sa akin. Gusto niyang ibulalas ang mga katagang yun sa anak ngunit nagpigil si Rosa. Bata pa si Simon. Hindi pa nito maunawa ng mga bagay na yun. At kahit ipaunawa na yun dito, hindi pa rin tumaniniwala sa sasabihin niya. Kaya minabuti niyang huwag nalang magsalita at muling bumaling sa ina. Ma, okay na ako. Pakisabi si doktor, gusto ko lang umuwi. Nakakasuka ang amoy ng ospital. Wika ni Rosa. Pero bago pa ito magsalita'y, bigla lang bumukas ang pinto ng silid na yun at iniluwa ang mag-asawang Ariel at Mariel. Tita Nancy, andito po uli kami. Nagdala kaming pananghalian para makakain tayo. Wika ni Mariel ngunit na makitang gising na siya'y, bigla itong umiyak at nagmamadaling lumapit sa kanya, sabay yabos sa kanyang katawan. Beshi, tinakot mo kami ni Ariel. Akala namin di ka na namin makikitang buhay kasi sabi sa TV, binangga kayo ni Renz na nag-aagaw buhay daw kayong dalawa. Saad nito sa pagitan ng pag-iyak. Mahina naman siyang napahagikik. O, ika naman, Beshi, sagot ni Rosa. Panakaw na sinulyapan si Ariel na tahimik lang na nakatayo sa gilid ng bed, bit-bit ng mga pinamili nito at nakatingin sa kanya. Ayaw niyang makita ang mukha ng asawa ni Mariel lalo na biglang sumagi sa isip niya ang ginawa ng ama nito sa kanyang papa. Subalit muli siyang nagtimpi ng galit. Kakagising niya lang mula sa trahedyang nangyari sa kanya. Dapat siyang magpasalamat sa Diyos na heto at buhay pa rin siya sa kabila ng nangyari. Loka, umiyak na nga yung tao, tinatawanan mo pa. Pairap na sambit ni Mariel ngunit humigpit ang yakap sa kanya. Natakot talaga ako. Akala ko hindi na tayo makakapagbiruan ng ganito. Wika nitong hindi pa rin tumitigil sa paghikpi saka tinawag si Ariel na lumapit sa kanya. Rosa, wika ng lalaking at tubiling lumapit sa kanya para sana kumustahin siya ngunit inilayo niya ang mukha rito at bumaling sa anak. Anak, si Tita Mariel at Tito Ariel, mga kaibigan ko sila. Magbless ka sa kanila. Pakilala ni Amor sabay utos sa anak. Nagpatian naman ang bata at nag-bless nga sa dalawa. Nako Beshi, kahapon pa panay-bless itong anak mo nang makita kami. Kahapon pa siya nandito mula ng dalhin ka sa ospital. Kwento ni Mariel. Nagsikain mo na kaya tayo. Biglang sabad ng kanyang ina saka ito tumayo at kinuha mula kay Ariel ang bit-bit na pagkain. Kalalapag lang ng ginang ng supot sa ibabaw ng maliit na cabinet sa tabi ng bed nang bigla uling bumukas ang pinto ng silid at iniluwa roon ang isang lalaki. Napatingin agad ang tatlo sa pumasok maliban sa kanyang anak na nakatitig habang ito'y nakangiti rin sa kanya. Ang kanyang anak kahit sa anggulo niyang tingnan ay kamukhang kamukha talaga ni Renz. Renz, paano ka nakapunta rito? Di ba't na kumakaraw pagkatapos ng operasyon sa'yo kagabi? Bulalas ng kanyang ina habang nakaharap sa pumasok. Bigla ang pagpintig ng malakas ng dibdib ni Rosa Amor kasabay ng pagpitik bigla na kung anong bagay sa kanyang puson. Dumukwang siya upang makita ang sinasabing Renz ng ina. Nagtama ang mga mata nila. Si Rex. Rosa, wika ng lalaki. Nang mga sandaling yun, nakalimutan niya agad na galit pala sa kay Renz na kinamumuhian pala niya ang lalaking yun. Asan siya? Tanong ni Rosa Amor agad sa binata ngunit hindi ito sumagot. Asan siya? Sigaw ni Rosa. Nasa ICU. Mahina nitong sagot saka yumuko. Pigil ang iyak na tinanggal ni Rosa ang maliit na tubong nakakabit sa kanyang kamay at inipon ang lahat ng lakas para lang makabangon agad. Si Simon na may awa ang mga labing napatitig kay Rex ngunit nakapagtatakang hindi malang ito tuminag sa kinaupan pagkakita sa binata.
Kung paano nitong nasisigurong hindi yun ang ama nito, tangi ito lang ang nakakaalam. Aba anak, huwag ka munang tatayo. Hindi ka pagaanong magaling. Baka kung mapano ka. Nag-alalang wika ng ina. Si Ariel ang agad umalalay kay Amor upang tuluyan siyang makatayo ngunit tinapik niya ang kamay nito. Si Maril na may pagkakita sa ginawa niya ay agad din siyang hinawakan at nang hawakan niyang braso nito'y dahan-dahan sa nitong inilalayan makababa sa bed. Habang ang anak na may napakapit agad sa kanyang mahabang damit. Beshi, dalhin mo ako sa ICU. Pakiusap niya sa kaibigan. No, Rosa, take care of yourself first. Pigil ni Rex na noy humarang agad sa kanyang daraanan. Biglang dumapo ang namamanhid niyang palad sa pisngin nito. You still have the face to stop me from seeing him. Sa lahat ng ginawa mo sa amin, may gana ka pang magpakita sa akin ngayon? Sigaw niya rito. Napayoko naman ito na di man lang hinimas ang nasaktang pisngi. I'm sorry, Rosa. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyong. Get out! Get out! Muli niyang sigaw at galit na tinuro ang pintuan ng silid. Malungkot na nag-angat ng mukha si Rex. Rosa, pinagsisihan ko na lahat ng nagawa ko sa inyo ni Renz. Pero nasa ICU si Mama at ang alam niya ay, ikaw, pilit nitong paliwanag. I said get out! Get out! Nag-histerya ng wika niya. Nag-alala rin si Ariel kaya inakbayan palabas ng silid si Rex. Anak, sino yun? Hindi ba siyang daddy ni Simon? Bakit magkamukha sila? Nalilitong tanong ng ina. Hindi. Tipid na sagot ni Rosa Amor at kumawala sa pagkakahawak ni Mariel saka naglakad. At hinawakan ang kamay ng anak na kakapit sa kanyang damit at sabay silang lumabas ng silid na yon. Sumunod naman ang ina at ang kaibigan sa kanya. Okay na po ako, Ma. Kami na lang ni Simon ang pupuntang ICU. Mariel, pakisamahan si Mama sa reception counter para asikasuhin ang paglabas ko ng ospital. Baling niya sa dalawa. Rosa, baka kung mapano ka, kagigising mo lang. Nag-alala pa rin sagot ng ina. Pilit ang ngiting kumula sa mga labi ni Rosa Amor. Okay na ako, Ma. Sige na, asikasuhin mo na ang paglabas ko rito. Giit niya. Napambuntong hininga na lang ang ina nang mapansing ayaw talaga niya magpasama. Basta Beshi, mag-iingat ka ha. Paalala ng kaibigan at inakbayan ng mama niya patalikod sa kanila. Hinayaan silang mag-inang makalayo sa lugar na yon. Every time I pass your door, I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart, and I feel so helpless here. Watch, my eyes are filled with fear.